Hello everyone, this is Brother Mike once again for Tech Tips, Computer Tricks, Tips, and Tutorial. Today, napakaganda ng isi-share ko sa inyo na tutorial ngayon. Marami ang matutulungan sa inyo kasi isa sa pinakamalaki at pinakamadaming problema ng mga laptop and desktop users ay yung virus. No, marami sa atin hindi alam paano tatanggalin ang virus at kung paano ba natin makuprotektahan yung mga laptops and desktop natin from the viruses. Alam niyo, sa totoo lang, napakaraming sources ng virus. Pwede tayong makakuha ng virus from the internet and most of the time sa flash drive. Mas malakas o mas malaki ang opportunity na magkaroon ng virus ang iyong unit, ang iyong computer, dahil sa mga hiraman ng flash drive na pinapasok natin dito. Karamihan ng mga nare-repair ko at natutulungan ko ng mga problema sa viruses sa mga laptops and desktop, nanggagaling yung virus nila sa flash drive. Kaya ngayon, ang share ko sa inyo, paano ba mapuprotektahan ang mga computers natin from the USB or flash drive viruses. So yan ang sasagutin natin ngayon. Yes, so sisimulan na natin, ha. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin puprotektahan ang unit natin, ang computer natin from the USB flash drive viruses. Pero bago yan, gusto ko munang imbitahin kayo lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe now and like and hit the bell button para naman makareceive ka ng notification sa mga future na videos na isi-share ko pa sa inyo. At kung generous ka pa, pwede ka pang mag-comment sa video na to kung natulungan kita. Alright? So, ganito gagawin natin. Itong USB na to or flash drive na to, may virus itong laman. No? Galing ito sa ibang laptops, sinaksak namin doon at napansin ko, meron agad siyang virus na nakapasok. Paano natin malalaman? May mga visual sign na ang isang flash drive ay infected ng virus. Unang-una, kapag sinaksak mo siya sa iyong laptop at tiningnan mo sa My Computer, yung kanyang drive letter, mapapansin mo na merong parang arrow na shortcut ang itsura, yung icon. So, that's the number one sign na may virus yung flash drive na yon. Pangalawa, ito. Bakit ba napapasukan ng virus ang ating computers? Let's say, malinis yung laptop mo, tapos may USB ka na hiniram, o may flash drive ka, tapos pinagamit mo sa iba, and then isasaksak mo ulit sa laptop mo. Kailan napapasok ang virus? Kapag ka ba in-access mo? Hindi. Kadalasan, kaya tayo napapasukan ng flash drive viruses, it's because once na sinaksak mo na yung flash drive mo sa yung laptop o sa computer mo, nag-auto-play yung laptop mo. Ibig sabihin, pag saksak mo pa lang, napapansin mo ba na bigla-biglang bumubukas agad yung folder? Ibig sabihin, naka-auto-play yon. So, pag naka-auto-play ang iyong laptop, once na nagsaksak ka ng flash drive, automatically, papasok din yung virus sa laptop mo. So, kailangan ang una mong gagawin, bago mo isaksak yung flash drive na infected ng virus, alisin mo muna yung autoplay o i-disable mo. Paano? Papakita ko sa'yo. Ganito. Click mo lang uli yung search natin, no? Yung search button dito sa ating taskbar, and then you type autoplay. Ayan, autoplay. Lalabas ngayon dyan yung autoplay settings. Buksan mo yon, you click that. At makikita mo dito sa lumabas na options, may nakalagay na autoplay on for all media devices. Ang gagawin mo lang, simple lang, huwag mong i-off lahat. Ang gawin mo lang, piliin mo yung removable drive, this one, at may option yan. You click the drop-down menu option at makikita mo dito yung mga options na pwede mong pagpilian. Ang the best option para sa mga autoplay ng flash drive or removable device ay take no action. Para pagsaksak mo ng flash drive mo o ng external devices sa laptop mo, hindi siya gagawa ng anything. Nababasahin lang niya yung flash drive na sinaksak, pero hindi niya titingnan yung content. Hindi na muna niya i-access yon. So safe yung laptop mo hanggang sa mga panahon na yun, hindi ka pa niya mapapasukan. So anong next natin na gagawin? Pag na-disable mo na yung autoplay, pwede mo nang i-close yan. And then, pwede mo nang isaksak ngayon yung flash drive na mayroong lamang virus. Like this, may virus ito. So, ang problema, sasabihin ng iba, may antivirus naman ako, di ako mapapasukan. Tsaka meron naman akong USB antivirus. Ang daming gumagamit niyan ng USB antivirus, meron pa siyang antivirus na software, but still napapasukan pa rin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit? It's because of the autoplay. Now,
Minsan din, hindi na rin effective yung USB antivirus na meron ka. Kasi hindi lahat ng viruses kung minsan, lalo na pag hindi na nag-a-update yung USB antivirus mo kasi fake o pirated lang. So hindi siya nag-a-update. So once na bago na yung flash drive virus na nakalagay dun sa flash drive na yan, na sinaksak mo sa unit mo, at wala sa kanyang library yon, hindi niya na ma-identify na virus yon. So makakapasok na yan sa laptop mo. Kaya minsan nag-fail na yan siya. Okay? So ngayon, papasok natin itong flash drive na may virus. So, wala akong nilagay na antivirus dito. Gagawin natin, manual nating tatanggalin yung virus sa flash drive. Ituturo ko sa iyo kung paano. So, once na nasaksak na natin yung ating flash drive sa iyong laptop, ang next na gagawin natin, hindi mo bubuksan muna yung flash drive mo. Ang kailangan mong gawin is to go to the command prompt. So, punta ka uli sa taskbar, sa search bar, you search command. Now, you type command, lalabas yan, command prompt ito, pero huwag mo i-click yung command prompt. Punta ka sa right side, click mo yung run as administrator. You click that, and then you allow your Windows to read it. Makikita mo, ito yung lalabas ngayon na bago. Now, kailangan natin gawin para makita mo kung nasa saan o anong letter ang flash drive mo. You just type, not DIR, sorry. Ito gagawin natin. Punta ka ngayon dito sa fold, sa taskbar, itong folder na to, para makita mo kung anong drive letter ng flash drive mo. So, you click this PC. Yan, hindi mo pa i-click yung flash drive mo. Makikita mo dyan dito, ito yung ating flash drive na sinaksak. Ayan. Normally, ang virus, ang ginagawa niya, hina-hide niya yung lahat ng laman ng flash drive mo. Kaya mapapansin mo minsan, yung flash drive mo, ang dami mong files doon, pero pag saksak mo sa yung laptop, wala na siyang laman. So magugulat ka, nabura na ba yung laman ng flash drive mo? Actually, hindi nabura yon. Tinago lang ng virus yon, no? Hinide niya yung mga folders mo at wala nang makikita kang ibang laman kundi isa lang na meron lang shortcut o yung parang may arrow na folder. Meaning to say, nandun sa loob yung file mo. But the problem is, kadalasan, dinodouble click natin yon. The more you click that, the more na dumadami yung viruses na pumapasok sa laptop mo. So, hindi mo siya dapat i-click. Nandyan lang, huwag kang mag-alala, nandyan lang yung laman ng flash drive mo. Second, yung iba naman, hindi nga nawawala yung laman, pero mapapansin mo naman, lahat ng files mo, folder or Word or PowerPoint, nakikita mo lahat nagkakaroon ng R. Madalas nakikita mo, yung mga files mo, nandyan pa rin, pero nagbago yung icon. Yung Word, yung PowerPoint, yung Excel mo, yung folder mo, magugulat ka, bakit biglang lahat nagkaroon ng shortcut? Visible sa'yo yun. Huwag kang mag-click ng kahit alin doon kasi lahat yun ay virus. Yung original file mo, naka-hide yun, hindi mo yun nakikita. Okay, so yun yung mga visual na paraan para makita mo, ma-identify mo kung may virus ba yan o hindi. So right now, identify natin yung drive letter ng ating flash drive. Ito, yung letter F. Kailangan natin yun kasi instead na dito ka mag-click sa Windows environment, dito tayo sa DOS environment kasi safe ito. So, dito mo siya i-click. So, since letter F, yung ating flash drive letter, pupunta ka ngayon dun sa flash drive letter na yon. So, you type F and then colon, then enter. So, nandun ka na sa loob ng flash drive mo. Pag nag-DIR ka dyan, mapapansin mo, wala siyang ibang laman. Kundi .lnk lang. Ibig sabihin ng lnk link yan, lnk file, meaning virus yan. Tingnan mo, walang ibang laman. Pero maraming laman to, pero ngayon naka-hide na. So, anong gagawin natin? Malinaw na may virus ang flash drive na ito. So, the first thing that we need to do is to delete that lnk file. Paano? Ganito. So, you press or you type del space asterisk dot lnk and then press enter. Now, binubura nito ng command na ito yung lnk file kung saan nandoon yung ina-access ng virus mo tuwing kiniklik mo siya. So, that's number one. Number two, normally ang mga viruses, nagki-create yan ng .vbs file. So, that's the second file that we need to delete. So, kung sakaling meron dito, i-delete natin yan. So, again, we will type del space asterisk that vbs. Yan. And then press enter. Kung wala siya nakita, ibig sabihin walang vbs file doon. So malamang .lnk lang yan and then may exe yan na file sa loob.
But basically, ito, sa panahon na to, kahit paano, safe na na i-click mo ang iyong flash drive. Paano mo gagawin ngayon? So, exit na tayo dito. And then, pupunta ka ngayon dito sa My Computer mo, itong drive letter ng flash drive, but do not double click. Instead, you right click, and then you click Open New Window. Hindi mo i-double click. Okay? Open a new window ka. So, mapapansin mo, yung ating flash drive, wala siyang laman, empty. Kaya yung iba natatakot, naku, importante pa naman yung mga files ko doon. It actually, di siya nawawala. Naka-hide lang yan. Ang gagawin mo lang ay ganito. From that folder, mapapansin mo, meron diyang view sa taas na option. You just click that view. And then, you go to options. So, from that option, you click this tab, view tab. This one. And then, you click show hidden. Alisin yung check sa hide empty drives. Alisin yung check sa hide extension for known file types. And the most importantly is to remove the check hide protected operating system files. Now, magpa-prompt ang Windows sa'yo ng ganitong message. All you need to do is to just say yes. Ayan. And then you click apply here. Then you click OK. Now, you see, may nakita ka ng mga files sa loob ng flash drive mo. Ito, kitang-kita, di ba? Nandyan siya. So, ano yung mga file na nandito sa labas? May Autorun.inf siya. Isa ito sa ina-access ng virus na, ng virus o flash drive viruses. So, ang gagawin mo dyan, you click that Autorun, not double click, just single click, and then, you press the shift and delete. And then, you click yes. Then, click yes again. So that would remove the automatic execution of the virus. So nakita mo, naka-hide pa yan, no? Meron pang MP files, pwede mo rin namang i-delete ito. Kung i-allow na Windows, you can select these two files. And then, you right-click again. Actually, no, it's shift-delete again. And then you click yes. Then do this for all current items and yes. So, wala nang ibang laman ng iyong flash drive kundi yung system volume information. And this one, yung parang drive lang na naka medyo blurred ng konti, no? Pero nandyan lahat ng files. Ang gagawin natin dito, ibig sabihin, nandito lahat ng files mo. So, paano ito lalabas? Kasi kailangan ba palagi na i-unhide natin yung system files? Hindi. May paraan. Balik tayo ngayon doon sa command prompt. You type command prompt para hindi na siya naka-hide. Then, run as admin ka ulit. Click that and then allow. And then we go again to letter F. Ito yung drive letter ng ating flash drive. Papansin mo, empty yan siya. So anong gagawin mo para mag-appear na, ma-unhide na lahat ng files mo? Ganito gagawin natin. You type at attrib space minus R space minus A space minus S space minus H. And then space again, slash, S, space, slash, D, space, asterisk, dot, asterisk. Then press enter. Yan. After that command na ginawa natin, that command line, pwede mo nang i-close at mapapansin mo yung iyong flash drive, meron ng folder na nag-appear. Kanina naka-hide yan, ngayon nag-appear na siya. So, huwag mo munang i-double click again kasi baka meron ding drive virus sa loob. You just right click and then open a new window. Ito na ngayon lahat ng files na talagang nandyan sa flash drive mo. Lumabas na siya ngayon. Hindi na siya naka-hide. So, kahit ibalik natin sa hide folder, no, yung view, lalabas at makikita mo pa rin itong mga files mo. Ang gagawin lang natin, i-double check lang natin kung may virus pa bang nakapasok dito. Hahanapin natin yung BBS, yung exe na hindi familiar sa'yo. Pag may nadagdag dyan, ibig sabihin, yan yon. Tulad nito, that BBS. Ayan. So, virus yan. Kaya lang hindi siya nag-execute kasi wala na yung kanyang mga executable files na kasama niya para mag-execute yung laman ng virus file na ito. So, gagawin mo, shift-delete mo uli, and then you click yes. Bakit shift-delete? Kasi yung shift-delete, hindi niya na dinadala sa recycle bin yung dinidelete mo. Automatically deleted at hindi na siya marirecover. Minsan kasi ang virus, kahit na dinelete mo, pag nasa recycle bin yan, yun, active pa rin yan. So, para safe, shift-delete yan. So, tinignan natin ngayon yung ating flash drive. Lahat ng files, sinek na natin. Wala ng shortcut na display, na icon.
at wala na ring mga files na hindi na familiar sa atin. So, ibig sabihin, safe na ngayon itong flash drive mo. So, naka-folder lang siya sa loob ng iyong flash drive. Ayan, makikita mo. Pwede mo namang ilabas yan. All you need to do is to double click now. Pwede ka na mag-double click, save na. And then, you select all. No? Select all. Tapos, control X mo and then ilabas mo lang doon sa kabila, sa labas ng iyong flash drive. So, pwede namang ganun para pag binubuksan mo, hindi na siya naka-folder. So, that's how you delete your flash drive virus without infecting your laptop. I hope malaking tulong ito sa iyo at sana sa mga susunod na magpapasok ka ng flash drive sa iyong laptop, especially pag ginamit ng iba o galing sa iba yan, yun ang gagawin mo. Just follow this step at magiging safe na ang laptop mo sa virus na galing sa flash drive. Thank you so much. This is Brother Mike once again for Tech Tips, Computer Tricks, Tips, and Tutorial. I hope you subscribe and like this video. Thank you so much and God bless you.